Hi mga kabayan, it's Steve Sir King again and welcome back sa aking YouTube channel. So today, January 25, 2022, ang ikalimang taon na nagkatrabaho ako bilang caregiver dito sa Israel. So samahan niyo ako mag-celebrate mamaya, bibili tayo ng pizza and also pupunta ako dito sa mall para bumili ng regalo para sa sarili ko kasi deserve naman natin yun. So mamaya, ikukwento ko sa inyo yung experience ko sa loob ng 5 years and kung gaano nga ba kaganda na mapunta dito sa Israel. So, let's go! Nandito na tayo ngayon sa ating favorite brand, Zara. And so, finally, nandito na tayo sa flat mga kabayan. So, today, mag-celebrate tayo alone ng ating 5 years dito sa Israel. At the same time, magkukwento na rin ako ng experience ko sa loob ng 5 years na nandito ako sa Israel. And nag-order ako ng pizza. Sobrang layo. Ayan pang thumbnail. Thank you Lord for the 5 years dito sa Israel. Ang daming nabago, ang daming nangyari. So bali dumating ako dito sa Israel ng January 25. Ngayon nga nag-flight ako sa Pilipinas ng January 25 ng mga 10. And then yung aming stopover ay sa Hong Kong. Tapos nag-flight kami doon ng mga 4. Connecting flight namin yung Hong Kong. Hop. Kain tayo. And then, lumapag yung aeroplano dito sa Israel ng January 26 ng around 3 a.m. So, yun. Start ako sa trabaho ko ng January 30. Na-meet ko yung unang alaga ko sa ospital. And hindi ko alam na nasa ospital siya. Hindi sinabi sa akin ng agency. Nalaman ko na lang nung nandito na ako sa Israel. So, bali, naging okay naman, naging maganda naman. Pero hindi sila marunong magsalita ng English. Isa lang yung anak niya na medyo marunong magsalita ng English. And ito yung sinasabi ko na gusto ipalinis sa akin yung wire ng kuryente. So, bali tumagal yung alaga ko ng 11 months and 5 days. Pero sa loob ng 11 months and 5 days, weekly kami nasa ospital every after 2 weeks kasi hindi na siya kumakain. Ano lang, daisa, yung oatmeal lang ang kinakain niya. So, lagi siya nagkakaroon ng infection. And then yun, January 5, 2018, namatay na siya ng Shabbat. And so, dahil sa Friday yon walang agency. Nalaman ng agency ko na patay na yung alaga ko ng Sunday. So, nung Sunday na yon binigyan ako ng tatlong imi-meet na mga employer. So, yung alaga ko ngayon, yung unang oras na binigay sa akin, 11:30. So, sila yung una kong na-meet. So, meron silang binigay sa akin na post-note, yung mga address ng dalawa ba. Pero after ko na-meet yung alaga ko ngayon, nawala ko yun. Hindi ko alam kung bakit. And then sabi ko, siguro ito yung para sa akin. Ayan. Ito yung first week ko doon sa alaga ko. Hindi siya maganda. Kaya nasanay ako doon sa alaga kong una na hindi siya tumatayo. Nasigaan lang. Tapos yung alaga ko ngayon, nung time hindi pa siya bedridden, naglalakad siya. Pero natutumba. And then, akala ko hindi ko kukunin itong trabaho na to. Kaya yung first week ko, sobrang na-stress ako as in ang sakit ng likod ko. Pero sabi ng iba, ganyan talaga yun kasi panibagong employer. So, umiiyak yung alaga ko nung time na sabi ko parang hindi ko kukunin yung trabaho. And after 2 weeks, pumirma na ako ng kontrata. So,
sobrang happy yung 3 years na nagtrabaho sa kanila, sobrang happy. Sobrang smooth, sobrang gaan, as in sobrang gaan. Napakaswerte ko kasi nung time na namatay si Aba, yung unang alaga ko, sabi ko, Lord, sana bigyan mo ako ng employer na naiintindihan ako, at the same time naiintindihan ko sila. Masasabi kung ano yung gusto ko, and then masasabi din nila kung ano yung gusto nila. Kumbaga sa communication, nakakaintindihan kami, parang ganon. So English sila, American Jewish sila. So yun, nagkaintindihan naman kami. And after that, 2020, doon na nag-start na mag-deteriorate yung alaga ko kagkaka ng pandemic. Yung dementia niya lumala, and dumating doon sa point na kailangan siyang lagyan ng tracheostomy. So yung alaga ko ay naka-tracheostomy at the same time, bedridden na yung alaga ko. Pero thank God, Baruch Hashem, kasi malakas pa siya. And sana tumagal pa siya ng another 5 years para makapag-ipon pa tayo. Experience na yon, may mga kaakibat namang hamon sa buhay. Kasi 2017 dumating ako dito ng mga August. Na-diagnose yung nanay ko na meron siyang gallstone. Tapos yung gallstone niya, nandun na sa vile duct papuntang liver. So urgent, kailangan siya maoperahan. Nung time na yon, wala pa naman kaming pera, wala pa akong ipon. So kailangan ko ulit umutang. Pero okay lang kasi at least masisave ko yung buhay ng nanay ko, diba? Tapos yon, naging success yung operation. And then 2019, meron naman akong nakilalang tao na akala ko naman pure yung pagmamahal niya, ganon. So ako naman, pinatulan ko. Nagkaroon ng money involved. Umutang siya sa akin, pinautang ko siya. Tapos, nung singilan na, nga. Lapitin ako sa mga squami. Pero yung nangyari na yon, pinag-pray ko na lang kay Lord. Sabi ko, ikaw na lang bahala, Lord, sa mga taong ganun. So yon, naging okay naman yung takbo ng buhay naman. Ako yung breadwinner ng family namin. Tapos, siguro, mga natulungan din naman akong mga ibang tao. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taong tumulong sa amin na makarating dito sa Israel. And here it comes, last year lang, kasi nagpapagawa kami ng bahay. May nakilala akong engineer ko, no, na marami nang nagawang bahay, marami nang naipatay yung building. Ako naman, hindi ako nag-dig in. Hindi ako nag-research. Hindi ko nalaman na yung mga ibang ginawa niya. Until maibigay ko na lahat ng payments nung kontrata dun sa bahay na pinapagawa ko. And after that, nagsunod-sunod na yung kapalpakan ng bahay. Kumbaga, yung mga pintura, mga ceiling, ganyan, palpak, mga pintuan, palpak. Sabi ko nga, napitin ako ng squami. So, pinost ko siya sa Facebook para maging aware yung mga taga-Umingan. And para hindi siya makabiktima pa, taga-Urdaneta siya. Urdaneta, Pangasinan. So, yun. Dito din sa Israel, naranasan ko yung mga pambubomba ng kalaban ng Israel. Last year, tumagal siya ng 11 days. Although nababalitaan na namin na may ganun, pero syempre, iba pa rin yung aktual mo nang makikita, diba? So, yun. Sobrang thankful ako kasi nakarating kami dito sa Israel. Ang daming nangyari. Last year, na-COVID din yung family ko. Kaya, sobrang thankful ako sa lahat ng mga taong tumulong sa amin and sa sakripisyo ko. Kasi hindi naman sa mga sakripisyo natin, hindi naman tayo magtatagal sa trabaho, diba?
every time na pumupunta ako dun sa Holy Sepulchre, every time na lumuluhod ako dun, naiiyak ako kasi ang daming gusto mag-apply papunta dito sa Israel. And kami yung mga maswerteng nakarating. Kaya, thank you po sa lahat ng mga tumulong sa amin makarating dito sa Israel. And sana, palain kayo ni Lord. At si Lord ang bahalang manukli ng mga pagtulong na binigay niyo sa lahat ng mga taong natulungan ninyo. Dob! Kaya sa lahat ng mga nag-a-apply punta dito sa Israel, kagaya din niyo ako noon na stress, puyat, pagod, gutom. Pero lahat worth it pag nakarating na kayo dito sa Israel. Kaya tiyaga lang. Tiyagain nyo lang. Tapos kapag nandito na kayo sa Israel, mahalin nyo yung trabaho nyo. Mahalin nyo yung mga employer nyo. Kasi kung gaano pa kalaki yung sahod mo, kung hindi mo mahalin yung trabaho mo, hindi ka masaya sa trabaho mo, wala. Ka magiging successful. Kaya, ang mga taong hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan ay matinik pa sa isda. Tama ba? So, kailangan maging grateful tayo, maging thankful tayo sa lahat ng mga tumulong sa atin. Dahil kung hindi sa kanila, wala tayo dito sa Israel. Walang pizza. Walang vlog na nandito ako sa Israel. Kaya, let's be thankful every day. So, hanggang doon lang siguro mga kabayan yung i-share ko sa inyo. Keep on dreaming. Keep pushing para matupad nyo rin lahat ng mga pangarap nyo. So, again, ako po si Steve Cherkin, yung caregiver ng Israel. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag sana kakalimutan mag-subscribe. At syempre, i-hit mo na notification bell para every time mag-upload ako ng bagong video, ma-notify ka. Bye!